Yan, good morning ulit mga kaibigan. At nandito naman, andito pa rin tayo sa Barangay Palatiu. Ano, ito nga at nasa MS Del Pilar tayo. At nandito nga si Mayor Vico Soto. At kausap naman si Kap Bobot Gibara ng barangay na ito. At may ipinapakita dito si Kap Bobot Gibara, no, itong mga basura dito. Hindi natin alam pa kung ano. No, at mamaya alamin nga natin kay Kap Bobot Gibara. Oh, yan. Yan. So kanina nga ayan, nag-ikot na doon sa loob ng eskwelahan si Mayor Vico Soto at inalam yung mga ilan na problema doon. At hanggang dito nga sa labas ay pumunta na rin siya. At tinignan yun na ilan na problema dito. Kakita ko kanina dito na yun na poste ay tagilid na talaga. No, at ayan nga ay palis na si si Mayor Vico Soto. No? Na kanina pa nga yan dito, pangatlong live na nga tayo. Kausapin nga natin si Kap Bobot Gibara, no? At kamustahin ang Barangay Palatiu. So, yeah, hintayin lang natin makaalis na nga si Mayor Vico Soto, no? Ito si Kap Bobot Gibara. Magandang araw po, Kap. Ay, good morning, Luan, Ronnie, good morning. Ito kay Mayor, ito na yun sa barangay ordinance nyo? Apa, tanggalin ko na yung face mask, ha? Total, sabi naman eh, pwede sa labas. So, yung barangay ordinance namin on solid waste management na ipinasa namin 3 weeks ago sa City Council ay pumasa na po sa kanila at yan po ay pinatutupad na po ng Barangay Palatiu yung segregation po at saka door-to-door collection. So, kaya lang po, hindi po namin pinupull blast sa buong barangay. May certain area po kami na pinapilot po namin para po hindi po magkagulo kaagad. Kasi mahirap po kaagad na sabihin mo yan, tapos hindi alam ng tao kung ano gagawin. So, ang ginagawa ko po, katulad no Sunday, ando po ako sa St. Paul compound. Minitin ko po yung homeowners po doon, yung mga household po ron, para ituro sa kanila kung ano po yung tamang paraan ng pagtatapo ng basura. So yung nakita nyo po, nakarito na yan. Ayan po, nakasegregate po sila. Tapos hiwalay po yung kitchen waste. Yung recyclable, hiwalay. Residual, hiwalay. So ang itatapon lang po namin na kukunin ng Metro Waste, yun lamang pong residual, yung talagang basurang-basura. Yun naman pong mga recyclable, dinadala kagad namin doon sa aming MRF para po ibenta. Yun namang kitchen waste, yun yung nagpapabaho. Katulad ng mga hasang ng isda, balat ng gulay, mga nabubulok na bagay sa bahay na pagkain, panis, yung tahi ng pusa, tahi ng aso, yan po ay meron separate na lalagyan. Tapos on process na rin po kami to produce biogas. Siguro later part mga ng nitong 2022, iimbitahan ko rin po kayo para makita nyo po yung aming biogas na ginagawa po namin sa MRF. So sa ngayon po, nag-start pa lang yan. Ang biogas kasi, it takes 2 months bago tayo makapag-produce ng bakterya para tuloy-tuloy ang produce niya ng methane gas. Okay. Ayan po. So hopefully po, mai-implement po natin sa buong Barangay Palatiu para po yung mga naranasan natin dati ng mga bundok-bundok na basura eh hindi na po mangyari po ulit. So, hindi naman laging iaasa natin sa city ang problema, kaya nga po meron tayong barangay para makatulong po ng siyudad natin sa pagsasaayos po, particular yung sinasabi nating waste segregation. Ayan, good morning po. At salamat po kay La Mayor, kay Congressman at saka kay Vice doon sa Oplang Kayusan po dito sa Barangay Palatiu. Good morning. Maraming salamat po. Ayun nga si Kap Bobot Gibara at nakausap din natin, no. Ito nga yun na patungkol nga sa basura, no. Na talagang pinakita niya rin kay Mayor yun na waste segregation na tinatawag nga yan. Yun na pinag-iwahiwalay nga yun ng iba't ibang ano, no, kagaya ng mga karton, plastic, pinag-iwahiwalay niya. At yun, mga nabubulok at hindi nabubulok na basura, pinag-iwahiwalay na rin para talagang
mabawasan din ang mga basura dito sa barangay na ito. Ano? Inulit ko mga kaibigan, nandito tayo sa barangay Palate, lungsod ng Pasig. So hanggang dito na lang itong live video natin at maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin ng Pasig News Update.